Hello everyone! Welcome back to Chipsy's Garden. For today's video ay ipapakita ko sa inyo ang update ng ating Chinese kale. Sana napanood nyo na ang ating first video tungkol sa Chinese kale para may idea na kayo mula sa umpisa tungkol sa pagtatanim nito hanggang sa umaabot na ito sa harvest time. Medyo hindi pa masyadong common ang Chinese kale dito sa Pilipinas, pero sa napapansin ko ay may malaking potensyal ang Chinese kale dito sa atin. Nagugustuhan nila ang uri ng ating klima, maging sa malalamig na lugar o di kaya dito sa city. Gustong-gusto rin nila ang uri ng ating lupa. Swak sa kanila ang well-drained at matabang lupa. Nakaka-adjust din sila kung saan sila pwedeng itanim. Pwede sila itanim sa direct na lupa, pwede rin sa mga containers. Hindi rin sila mahirap alagaan, katulad lang din sila ng pichay. Sa mga alaga akong Chinese kale, hindi ko na sila nalagyan ng urea fertilizer, organic compost galing sa sawdust at saka yung mga eggshells ang inilagay ko. Ang mga Chinese kale ay nagiging favorite ko na rin sa garden. Anyway, favorite ko naman lahat ng mga vegetables dito sa aking garden. Sa pagdidilig naman sa halaman na ito, pwede lang isang beses sa isang araw kapag hindi umuulan. Gustong gusto rin nila ang direct sunlight. Sa puntong ito ay pwede na natin siyang i-harvest. Sa pag-harvest nito, pwede lang putulin yung pinakatap na portion. Magtira lang ng isa o dalawang dahon na nasa ibaba. Sa mga susunod na video, ipapakita ko naman sa inyo kung meron bang sumisibol na bagong dahon ang ating mga Chinese kale. Sa mga hindi pa nakakatikim nito, katulad lang siya ng lasa ng cabbage. Para sa akin, mas mild ang lasa ng cabbage at may konting pait naman itong Chinese kale, pero parehas lang sila na crunchy.